Hello mga Pards, bago ka lang ba sa ating channel? Kung bago ka lang mga Pards, mag-subscribe ka na at i-click mo na din yung ating notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong ina-upload na video. Yan, mga Pards, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan, ang gagawin naman natin ngayon mga Pards ay yung magte-test tayo ng ating kapasitor, ng ating electric fan at thermal fuse. Gagamit tayo ng analog tester. Yan, ipapakita ko sa inyo yung good and bad na kapasitor at yung good and bad na thermal fuse ng ating electric fan. Yan mga Pards. Mga Pards, maraming salamat nga pala sa inyong pagsuporta sa ating channel. Marami pa tayong i-upload na iba't ibang mga diskarte, kaya subscribe lang kayo mga Pards. Ano, simulan na natin yung ating gagawin mga Pards. Yan mga Pards, yung ating thermal fuse. Yan, ito mga Pards, 145 degrees Celsius, 2 amps. At ito naman mga Pards, 130 degrees Celsius, 2 amps. Yan mga Pards. At ito naman mga Pards, 135 degrees Celsius, 2 amps. Ito mga Pards, 130 degrees Celsius, 2 amps. Yan. Yan mga Pards. At ito naman kapasitor natin, 2UF. Yan mga Pards, 2UF siya. Itong isa, 1.5UF. Yan mga Pards. At ito ding isa, 1.5UF. Yan. Ito naman isa mga Pards, 1.7UF. Yan mga Pards. At itong isa, 2UF. Yan mga Pards. Yan o, malabo na. 2UF siya mga Pards. Yan. Yan mga Pards, iseset natin yung ating analog tester sa times 1. Napilisan lang yung ating upload na to. Yan, nakalibrate natin mga Pards. Ganyan ang gagawin nyo bago kayo mag-test ng ating kapasitor o kahit ano pa man. Basta ikakalibrate nyo muna, kasi yung ating analog tester kumisa nawawala sa ano yan, mawawala sa calibration yan. Yan Pards. Okay na, ngayon ito yung ating itetest na kapasitor. Yan mga Pards. Ano yan mga Pards? 2UF. Pagka pumitig yung ating tester, yan katulad yan, pumitig at bumalik, ibig sabihin nung good yung ating kapasitor. Yan, pag pumitig ng ganyan, ibig sabihin nung good. Yan mga Pards. Ito pa mga Pards, 1.7UF. Pumitig mga Pards yung ating tester, ibig sabihin ng good. Ayan mga Pards, tulad yan, pumitig at bumalik uli sa dati. Ayan, pagka pumitig at bumalik sa dati, ibig sabihin ng good. Ayan mga Pards, ito naman. Ganun lang ang pagtest ng ating kapasitor, ng ating electric fan. Ayan, tingnan nyo mga Pards, pag pumitig at bumalik, yun. Pag mahina, pagpalitin nyo uli. Ayan, pagbalibalik tarin nyo lang. Ayan. Ganun lang mga Pards, pagbabalik-balik ta rin nyo. Titingnan nyo yung palo ng ating tester kung malakas. Pag malakas at bumalik sa dati, ibig sabihin nung good yung ating kapasitor. Yan. Titingnan nyo rin mga Pards ha, kung malakas yung palo. Baka mamaya mahina na yung palo saka bumalik ulit sa dati, ibig sabihin nung mahina na yung ating kapasitor. Mamaya papaliwanag ko sa inyo mga Pards. Yan mga Pards. Tulad yan, hindi siya pumalo. Yan. Ibig sabihin niyan, open. Open yung ating kapasitor kapag hindi gumalaw yung ating tester. Yan, open siya. Bad kapasitor yan mga Pards. Hindi na po pwede sa ating electric fan yan. Yan, dito naman tayo mga Pards. Sa isang kapasitor. Yan, dapat ganyan mga Pards. Tapos babalik ta rin nyo ulit. Titingnan nyo mga Pards yung palo niya, malakas. Yun no, dapat mga Pards ganyan. Okay, okay itong kapasitor na to. Ganun lang mga Pards. Ayan mga Pards. Ngayon ito, hindi ayos to kasi hindi gumalaw yung ating ano, yung ating tester, hindi siya pumalo. Ibig sabihin nun, open to. Open na yung ating kapasitor. Ayan mga Pards.
Ngayon naman mga parts, ituturo ko sa inyo. Yan, pagka mga parts, ganyan ang ating palo ng tester pag sumagad. Ibig sabihin nun, shorted yung ating kapasitor. Pagka ganyan ang palo. Pagka naman ganito mga parts, yung palo ng ating tester at hindi bumalik. Ibig sabihin nun, leaky yung ating kapasitor. Ayan o, nakikita nyo yung ating ano ng tester natin. Hindi siya bumalik sa dati. Ibig sabihin nun, leaky yung ating kapasitor. Ganun lang mga parts, yung ano, yung pag-test sa ating kapasitor. Yan. Ngayon dito naman tayo sa ano, sa thermal fuse. Yan. Yan mga parts, dito tayo sa thermal fuse. Set natin to sa ano, sa times 10 yung ating analog tester, times 10. Yan. Thermal fuse tayo mga parts. Yan, pagka ganyan ng palo ng ating tester mga parts, okay siya. Good yung ating thermal fuse. Yan, very good siya, very good. Yan mga parts. Ngayon, ito naman isa. Yan. Ito naman isa mga parts. Titingnan natin kung okay ba yung ating thermal fuse. Yan, pag pumalo siyang ganyan, okay siya mga parts. Yan. Basta pumalo siya. Yan. Sa ano naman, sa digital tester naman, basta nag-beep. Continuity. Set nyo sa continuity pagka digital tester ang gamit nyo. Digital multimeter. Yan. Ito naman mga parts. Yan mga parts, okay siya. Okay pa yung ating thermal fuse pagka ganyan ang galawan ng ating tester. Pagka ganyan ng palo. Yan, dito naman tayo mga parts. Yan o, kita nyo mga parts, hindi pumalo. Yan o, pagka hindi pumalo ng ganyan, ibig sabihin noon, yung ating thermal fuse, eh ano na, sira na yan mga parts. Yan. Wala na yan mga parts, sira na pagka ganyan. Hindi na po pwedeng ikabit sa ano natin yan. Sa ating rewind ng ating electric pan. Yan mga parts. Ganun lang mga parts ang pagtest sa ating thermal fuse. Maraming salamat nga pala mga parts sa inyong pagsuporta sa ating channel. At kung hindi pa kayo nakapagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. Dahil marami pa tayong i-upload na iba't ibang mga diskarte. Yan mga parts. Maraming salamat sa inyong panonood. Patuloy kayong mag-iingat at magdadasal sa ating Panginoon.